Hello po. Nasa lesson 24 na po tayo at atin pong pag-uusapan ay knowing God's will. Alamin ang kalooban ng ating Panginoon. Ang key verse ay makikita po sa Romans chapter 12 verse 1 to 2. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. Sa verse 2 po, be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that you may know, that you may prove what is that good, acceptable, and perfect will of God. So ang pag-uusapan natin dito ay yung kalooban ng Panginoon. Ano ba ang gusto niya mangyari sa buhay natin? Ano ba ang gusto ng Diyos? Paano ba natin malalaman yung kalooban ng Diyos? Tapos ipapakita din ng Diyos sa atin yung will niya sa atin. No? Sa anong paraan pinapaalam ng Diyos yung will o kalooban niya sa atin? Tapos, alamin din natin yung tinatawag na general and the specific will, no? Ano ang kaibahan ng dalawa? Tapos, when God's will bring adversary, ano ang pwedeng gagawin natin, no? So, titingnan natin yung mga bagay na yan at pag-uusapan natin na paano ba sundin ang kalooban ng ating Panginoon. Kasi madalas natin tinatanong, let thy will be done. Tama po ba? But the question is, do we know what is the will of God? So yun po yung pag-uusapan natin sa knowing God's will. Lesson 24, knowing God's will. Paano po ba malalaman ang kalooban ng ating Panginoon sa buhay natin? Yan po ang pag-uusapan natin ngayon. Sa linggo po na ito ay patuloy po natin basahin ang Acts 26, chapter 26 no, hanggang chapter 28. Ang key verse po natin ay Romans chapter 12 verse 1 hanggang 2. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So pag sinabi natin ano pala ang kalooban ng Diyos para sa atin or the perfect will of God, we have to understand that it will only happen to us if we are also willing to submit our lives before the Lord. Ibig po sabihin, we are willing to become a living sacrifice. We have an obligation to seek out and obey God's will in our lives because there are two extremes for us in this life. One is to do the will of God and the other is not to do the will of God. Because we are living, mga kapatid, that doing our own will, no? Yung sarili lang nating kagustuhan ang siyang nasusunod. Ngayon, nung sinubmit natin yung sarili natin sa Lordship ni Jesus Christ, ibinigay natin ang ating sarili doon sa Kanya at tayo'y susunod sa Kanyang kalooban. Every day, we are faced with making choices. So we have the wisdom of God available to us through His Word to be able to make the right choices. Sometimes, the right choices is very obvious. Sometimes, it is not. In such cases, it is important that we seek the Lord for His guidance. The Lord promised that if we acknowledge Him, everything we do, whether it be small or large, significant or insignificant, He will direct our steps. Ibig pong sabihin, hindi po tayo malalayo sa paglilingkod kung atin lang pong susundin ang kalooban ng Panginoon sa ating mga buhay. Anong ibig ko iparating? Ganito po. Minsan kasi ang kalooban ng Diyos ay hindi madaling mapansin. Siguro, mga bagay na madaling mapansin, no? Ganito, paggawa ng mabuti, of course, madali talaga nating pansinin yon. Pero may mga bagay sa buhay natin na minsan hindi natin napapansin. Halimbawa, yung pagpili ng mapapangasawa. Napakahirap po niya, no? Pagpili ng career para sa ating mga anak. Kung kayo po may asawa, kalooban ng Diyos ang siyang masusunod. Ang aking bang anak ay mag-aaral sa Bible school o ano? O ano ba talaga ang purpose ng Lord sa kanya? So yun po siya, no? Napakahirap po minsan alamin ang kalooban ng Panginoon. Pero ito po ang gusto kong iparating. God wants us to know His will. Gusto ng Diyos na maintindihan natin ang Kanyang kalooban. Number one, God wants us to understand His will. Ephesians chapter 5, verse 17. Number two, His commandments are neither hidden
from us, neither are they out of reach. So, ang sagot sa number 2 is hidden, no? Hindi po nakatago sa atin ang mga kautusan ng Diyos at ang kalooban ng Diyos para sa atin. No, later on, maaaring banggitin ko po yung tinatawag na general will at specific will sa buhay natin. Paul writes in Colossians chapter 1 verse 9 to 10 that we might be filled with the knowledge of his will in all wisdom and spiritual understanding. So pinaalam po sa atin ni Apostle Paul that we can have the knowledge, no, of the will of God. Number 4, who is that causes us both to do both to will and do his good pleasure? The answer is God. Number 5, God promised to instruct us and teach us in the way we should go. Excuse me. Tinuruan po tayo ng ating Panginoon sa daan na dapat nating tahakin. Number 6, God promised eternal life to the one who does what? The answer is he who does the will of God. No, yung sumusunod sa kalooban ng Diyos ay may pangako pong eternal life. So ang section po na ito, gustong iparating sa atin na Panginoon na hindi po sikreto ang kalooban ng Diyos. Atin po yung malalaman. Another, God reveals His will to us through. Sa anong pamamaraan ba pinapakita ng Diyos ang kanyang kalooban sa atin? Sa anong paraan niya pinapaalam sa atin yung kanyang kalooban? No? Imamatch daw natin ito. Deuteronomy chapter 28 verse 2 to 15. Anong saan niya makikita? Ito po yan. Consequences. No? Sa ating mga consequences, doon natin makikita minsan yung kalooban ng Diyos. Romans 8:28. Anong sagot niyo dyan sa letter B? Saan niya makikita ang letter B? Dito po yan sa circumstances. No? Mga pangyayari sa buhay na minsan hindi natin maintindihan. All things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. No, yun po yung sabi ng Bible. Ito naman, letter C, Psalms 1:1, Proverbs 11:14. Ang sagot po niyan ay counsel, no? Counsel. Psalms 119 verse 105. Ang sagot po niyan is His written word, yung salita mismo ng Panginoon. Doon natin makikita yung kalooban ng Panginoon. Okay. Another, sana ba tayo? Isaiah, Acts 10:10. Sa dreams and visions naman yan siya, no? Dreams and visions. Isaiah 30 verse 21 and 1 Kings chapter 19 verse 12. His audible voice. And letter G po ay, yung Romans 2:15 ay conscience. Mali ba? May mali ba ako kanina? Okay, consequences. Tama pala. So, ito pong mga bagay na ito, God reveals His will to us through His written word, His audible voice, dreams and vision, consequences, consigns, and counsel, and circumstances. No? Una-una talaga, yung salita ng Panginoon, doon nire-reveal ng Panginoon yung mga gusto niya mangyari sa buhay natin. Pangalawa, minsan nakakarinig talaga tayo ng audible voice, no? Mula sa Panginoon. Mama ko, madalas nakakarinig ng audible voice yun. At minsan naman sa dreams and vision, sa pagkatulog natin, doon nire-reveal ng Diyos ang kalooban niya sa buhay natin. At maaaring din sa mga consequences, no? Yung mga pangyayari na hindi natin gusto. Tapos o maaaring sa konsyensya natin, o di kaya sa counsel na maaaring narinig natin mula sa ating pastor o mga leader, o maaaring sa circumstance na atin pong nararanasan. Now, ito po ngayon, binanggit ko po kanina yung tinatawag na general and specific will. No, binanggit ko po kanina sa unang part. God has a general will and a specific will for our lives. The general will is for of God is for everyone. So, ibig sabihin yung general will para talaga sa lahat ng tao yun. No? The specific will of God is His personal plan for your life. Halimbawa, sino yung mapapangasawa mo, anong course ang kukunin mo, o saan ka magtatrabaho. Before God will reveal His specific will for your life, you must know and walk in His general will. The steps of the righteous man are ordered by the Lord. Kung tayo po'y matuwid, yung ating mga daan ay ginaguide ng ating Panginoon.
So ang sa madaling sabi ganito, kung gusto nating marinig ang specific will ng Panginoon, sundin natin ang general will. Anong ibig kong sabihin? Sundin natin ang mga ang banal na salita, pakinggan natin ang mga salita ng Panginoon, ipamuhay natin ang salita ng Panginoon, at hindi po mahirap makuha o matanggap at marinig ang tinatawag na specific will ng Diyos sa buhay natin. For example, of the four examples of general will of God are given in verse 3 to 7 in the following order. No, in following order na ito. Letter A, Psalms 37 verse 3 hanggang 7 to, no? Sa verse 3, trust in the Lord. Oh, isa yan sa will ng Panginoon para sa buhay natin. That we have to trust in Him. Letter B, we have to delight ourselves unto the Lord. Delight thyself into the Lord. Letter C, sa verse 5, commit thy way unto the Lord. And number 7, or verse 7 is, na nasa letter D, rest in the Lord. Tingnan niyo po, trust, delight, commit thy way, and rest. Yan po ang napakahalaga na dapat maintindihan ng bawat Kristiyano. If we leap ahead and try to find specific will of God before we have submitted ourselves to do the general will of the Lord, God will point us right back to the general will. We must submit to the general will so we don't hinder God bringing us His specific will to us or to pass for us. So for example, sabi mo, Lord, gusto ko na mag-asawa. Ngayon, ano ba ang specific general will ng Panginoon? Sinabi niya doon, do not equally yoke with unbeliever. Huwag kang makipamatok sa mga hindi mananampalataya. Ngayon, kung yung lalaki na gusto mo ay lasinggo, sa palagay mo yun kaya ang kalooban ng Diyos? 100% po, hindi. Bakit? Against ka na doon sa general will eh. Paano pa yung specific will? No? So, paano mo masusunod yung specific will ng Lord kung sa general will, palpak ka na. So, hindi tayo pwedeng tumalon sa specific will kung hindi natin masunod ang general will ng Panginoon. So, sundin natin ang general will. O, sige Lord, gusto ko mag-asawa. Ngayon, sinabi mo hindi mananampalataya. Ngayon, maraming mananampalataya, Lord. Sino sa kanila? O, doon muna na, mas mapapaliit natin ang scope with choosing a lead, what do we call, yung tao na gusto mong mag-asawa. Diba? O, sabihin ng Lord sa iyo, o, maghanap ka ng faithful. O ngayon, meron ng mga faithful. Lord, merong 10 faithful. Hindi naman lahat ng ligaw. O. Mula doon, mapapansin niyo po, ang ibig kong iparating na may mga bagay na dapat intindihan ng Kristiyano na dapat sundin ang general will bago ang specific will. Number 2 tayo mga kapatid, no? Huwag tayong tumagal dyan. It was only after Saul followed a general will of God that God's specific will was revealed when the Holy Spirit said, as they ministered to the Lord and fasted, the Holy Ghost said, separate me, Barnabas and Saul, for the work whereunto I have called them. So specifically, si Saul at saka si Barnabas ay pinadala talaga sa isang gawain. Inihiwalay sila ng Panginoon. That is the specific will of God for them. But what is the general will for God for them? To become a preacher of the gospel. Ang tanong, saan sila mangangaral? Ngayon, binanggit ng Diyos yung specific will niya para sa kanila. Another, when God's will brings adversity, some believe that you are in God's will when everything is going right and that you are not in God's will when there are problems. This is not always true. Minsan, iniisip natin, kalooban niya ng Lord kasi walang problema eh. No, hindi. Hindi yan tama sa lahat ng panahon. A good example is found in Old Testament in the life of a man named Job. No, alam natin yung nangyari kay Job. He was healthy, had a beautiful family, and loved God with all his heart. Yet God allowed him to lose his wealth, his children, and his health. Lahat ng mga anak niya ay namatay, no? Pati yung ari-arian niya, nauubos. Yung katawan niya, nanghina, no? Nagkasakit siya. At yung tatlo niya pang kaibigan, nag-accuse sa kanya, at sinabi nilang na may kasalanan ka. So, the three friends of him accused him of doing something wrong because of the severe problems that he had. Yet, Job was in the will of God the entire time. However, Job continued to love and worship God in the midst of his suffering. God allows us to go through problems to help us better equip for our Christian walk. So, there are times that
we might be facing some problems. Sabi ni Lord, hindi mo yata kalooban to eh. Bakit namumroblema ako ngayon? Di ba sinabi mo, Lord, ganito, ganyan? Minsan, dumating yung mga adversities in behalf of our prayers. For example, no, I will cite this as an example. Nag-asawa ko, Lord, sabi mo, kalooban mo ang babaeng ito sa buhay ko. Pero Lord, bakit ito? Nag-aaway kami, ganito ang problema. God allows sometimes, not always, the problems for us nang sa ganun tayo ay matuto. No? Number one, dito tayo. Bakit? Number one, the testing of your faith develops, answer po niyan is patience. James chapter 1 verse 3. Ano pong ibig iparating? Simple lang po. Dumarating yung mga pagsubok na yun because that's the testing of the faith. You will be tested. And what will happen? It will develop patience. There are many times that God will allow us to experience problems in order to remove a condition in our lives. In this way, we purified by affliction. Where does God purify us? Ang sagot, in the furnace of affliction. Dumarating minsan ang affliction, nang sa ganun tayo po ay ma-purify, malinis, no? Malinis at maging makinang sa harapan ng Panginoon. Number three, the trial of our faith is more precious than, the answer is, gold. So what is important is to maintain a positive attitude and remember all things working together for good. What are we told to do when adversity comes to us? Ang sagot is, rejoice. Pag dumating man mga pagsubok, we have to develop the attitude of praise and thanksgiving. So pagdating sa kalooban ng Diyos, dapat natin tandaan na mayroong general will. At ito'y mababasa natin sa salita niya sa banal na kasulatan sa Biblia. And the specific will, we can simply follow the specific will sa buhay natin kung handa tayong sundin ang general will. Ibig kong pong sabihin, kung gusto niyo mag-umpisa ng negosyo, gusto niyo mag-umpisa ng pagpapalago sa pera o yung mga anak niyo gustong papag-aralin o gusto niyo magpunta sa ministry, first and foremost, obey first the general will, the Bible, the Word of God. Then, the specific will is more easy to follow. Bakit? Madali lang po niyan. Madali lang po siyang, madali lang po makarinig mula sa ating Panginoon. To end this discussion, I have here the summary. Living in the will of God is not just trusting Him for the major events of our lives. It is living a life committed to His will every day. So araw-araw po ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. We all have a special place in God's body. The Lord lovingly speaks to us and says, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Then you will call upon me and come and pray to me, and I will listen to you. You will seek me and find me when you seek me with all of your heart. I will be found by you." Seek out God's will for your life through His word and prayer. Remember, the Lord came to give us life and that more abundantly. Ang kalooban po ng Diyos sa atin ay hindi po tayo para tayo maghirap, kundi tayo po ay magkaroon ng buhay at masaganang buhay hanggang sa Kanyang pagbabalik. Now, within this week po, patuloy po tayo sa ating Living Your New Life. I-memorize po natin yung Romans chapter 12 verse 1, no? Yung sinabing, "I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies." Yun po yun, no? I-memorize po natin. I-review po natin lahat ng mga verses na atin na pong na-memorize. At patuloy din po nating basahin ang libro ng Acts. At habang binabasa natin ang libro ng Acts, makinig tayo sa Panginoon. At habang nakikinig tayo sa Panginoon, isulat natin ito. Kung anong ipinahayag ng Diyos patungkol sa sarili niya, ano ang itinuro sa atin ng Panginoon patungkol sa Christian living, at the same time, ano ang gustong ipagawa ng Diyos para sa atin. So I hope po meron tayong nakuha sa umagang ito o sa araw na ito. And let us always seek the will of God. Kalooban po mismo ng Panginoon. Kaya nga po, pag tinatanong tayo, di ba, madalas nila sasabi doon, "Insha'Allah, insha'Allah." Pero actually, dapat maging kataga yan ng isang Kristiyano. Ano ang kalooban ng Diyos ang siyang masusunod? Sa kanila kasi, pag sinabing insha'Allah, parang wala lang sa kanila eh. Maaring matutupan, maaring hindi. Pero pag sinabing ding insha'Allah, we always rely on the will of God that it will happen to us. God bless po at magandang araw.